Hello guys, good afternoon. So nasa work ako ngayon. So wala tayong customer, so isipan ko gumawa ng video. So itong video na to guys is pang-inspire ko lang po sa mga kapwa ko OFW. Ayan. So hindi ko po gagawin tong video na to para magyabang or no, kasi wala pa akong may pagmamayabang actually. Gusto ko lang i-share kung paano ako nag-start sa buhay o paano ako nag-start bilang isang OFW. So ayun nga, gusto ko lang i-share sa lahat kung ano yung mga nagawa or mga tawagin nating mga napundar, mga ganyan. So ayun nga guys, sana ma-inspire ko kayo sa dito sa magiging kwento ko kung paano ako nag-start since nag-abroad ako. So actually isang bansa lang naman po ako eh, which is KSA, Kingdom of Saudi Arabia. So nag-start po ako ng mag-abroad year 2013. Oh, 13 o 14, ganyan. So, nag-start po ako ng 2014 bilang isang T-boy, which is sa bangko, tagatimpla ng mga kape, tsaa, ng mga staff, ng mga nagtatrabaho sa bangko. So, yun po yung aking first job. So, first job ko nga 2 years. Ayun nga, araw-araw gising ka ng madaling araw kasi marami kayo sa isang bahay, so kailangan gumising ka ng madaling araw, maaga para sa paligo or magluto, ganyan, para sa baon mo kasi marami kami guys. So, kailangan mo mag-adjust. So, nung una nga, mahirap. Kasi, kailangan mong gumising nga ng maaga. Then, pag uwi mo pagod, kailangan mo talagang gumalaw. Kailangan mo gumalaw para sa sarili mo. Kasi, para magluto. Kasi kung hindi ka gagalaw, hindi ka magluluto, wala kang kakainin. So, ayun nga. So, kailangan mo talaga magtiis. Kailangan mo magtiis. So, eto nga guys. Bali, nakadalawang abroad ako, magkaibang trabaho. So, ang first job ko na dati, yun nga, isang T-boy. So, bago ako napunta sa dito, sa kung anong trabaho ko ngayon. So, yun nga, 2 years ako doon. So, eto yung mga napundar ko guys. Let's watch this.
yun nga, yung unang napundar ko, guys, kahit maliit ang sahod, kahit maliit man ang sahod, talagang kailangan eh. So, yun nga, dun ako nag-umpisa. So, yun pa lang, yun nakita nyo, dun ako nag-start. So, kita nyo naman kung ano yung changes nung una tsaka nung nagawa na siya, guys. So, yun yung una kong napundar sa una kong pag-abroad for 2 years. Yan. Actually, nag-aaral. Nakapagpundar ako o napaayos ko yon yung bahay while nag-aaral yung kapatid ko, pinag-aaral ko siya. So talagang, kumbaga, nung natapos ko yung 2 years ko na yon, sabihin natin, may natira man para sa akin, pero hindi siya ganung kalaki. Ayun, so, hindi siya ganung kalaki. Pero, kahit wala man natira sa akin, guys, pag nakita ko kung saan napunta yung pera, kung paano ko siya napundar, so, masaya na rin ako kasi nakikita ko siya. Masarap sa mata. Masarap sa mata. Makita mo kung ano yung pinagpaguran mo. So, ayun nga, guys, yung aking unang abroad. So, yung after ng 2014 to 2016, so, ayun nga, nag-exit na ako sa una kong trabaho kasi, syempre, lahat naman ng mga mag-abroad, eh, iniisip kong magkano sahod, ganyan. So, nag-try ako mag-apply ng ibang company, pero mahirap, guys, mahirap. Mahirap mag-apply. So, ayun, yung trabaho ko ngayon, which is flower shop, gift wrapping and flower arrangement. Pag may mga, ayan, tulad nito nasa likod ko, mga gift wrap sa regalo, bulaklak, ganyan. So, itong pangalawang abroad ko, ito naman yung pangalawang napundar ko. So, ito na nga. Panoorin nyo siya, guys. So, ayun nga, guys, yung pangalawang napundar ko sa pangalawang abroad ko. So, actually, magsi-6 years na ako dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So, ayun nga, guys. Ayun, yung pangalawang
abroad ko at saka yung pundar ko is sabay pa rin, nag-aaral pa rin yung kapatid ko. So after 2 years, kasi 4 years course siya. So 2 years sa una, 2 years ulit sa pangalawa. So kahit pa paano, nakapagtapos naman siya. So grateful pa rin, masarap pa rin sa pakiramdam na nakatulong ka. So proud pa rin ako siya na napagtapos ko. Ayan. Inaririnig nyo guys, is prayer siya ng ganyan sila dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Prayer time tawag nila doon. So ayun na nga, napagtapos ko siya. So yun yung second project ko, tsaka yun second project. So ito yung third project ko guys. Third project ko, panoorin. Project ko siya guys. Ganun pa rin, masaya, masarap pa rin sa pakiramdam na nakikita mo. Andun lang siya. Masarap sa mata. Masarap sa mata na nakikita. So yun yung pinush ko na third project ko siya. So after a year again, pagkatapos ulit ng isang taon, so may naipon ulit tayo. Naisipan ko kasi isang reason ko kung bakit ko pinush itong fourth project ko. Naisipan ko patanda ng mga magulang ko, mga parents ko. So gusto ko stay na lang sila sa bahay. So naisipan ko, pinush ko yung project itong fourth project ko para sa yun nga, kasi pag sa atin mahirap talaga tayo, kailangan nating makisaka, makiani sa ibang tao. Naranasan ko siya guys, nag-start ako dyan na sinabi ko sa sarili ko, balang araw makakaangat din kami, or balang araw malalagpasan din namin, o malalagpasan kung anong mga pagsubok sa buhay. So yun nga, pinush ko talaga yun sa sarili ko. So no, hindi ako naiyak. Gawa lang ng aircon. So ayun nga, pinush ko siya para sa kanila, o para magstay, para may gagawin sa bahay lang. So ito yung fourth project ko guys. Let's watch this.
So, ayun nga, yung fourth project ko, guys. Wish ko lang na sana more blessings pa rin si Abet. So, nagpapasalamat pa rin ako kay God na binigyan niya ako ng opportunity na ganito. Na kahit papano, mga pinaghirapan natin, may napupuntahan. Kaya, mensahe ko lang sa mga kapwa OFW, hindi porket malaki yung nahahawakan nating pera, eh, kailangan nating hatiin. Kailangan nating kung ano yung alam nyo guys, yung needs at saka wants. Kasi kailangan nating unahin kung ano yung needs natin bago natin kunin yung wants. Kasi madali lang kunin ang wants eh. Kasi pag puro wants tayo, wala, puro palabas. Labas tayo. Wala tayong ma-income or ewan ko. Basta ako guys, ganun. Mas inuuna ko akong ano yung mga needs. So, yun. Yun lang yung tip ko. Sa kailangan talaga nating mag-isip. Kasi once lang yung opportunity natin eh. Once lang siya ko, so kailangan nating ayun. So, hindi man siya bonggang-bongga. Basta ano lang siya guys. Gusto ko lang i-share para naman ma-inspire yung iba. Kasi nakikita ko yun sa iba. Bato-bato sa langit. Yung iba, bato-bato sa langit tayo guys. Kasi yung ibang nasa abroad is pag siguro iniisip na lang nila para sa sarili nila, pero hindi man natin sila mabli-blame. Sa kanila yun eh, decision nila yun eh. Yung akin lang is gusto ko lang siya i-share para naman ma-inspire. Ma-inspire kayo or ma-inspire yung iba. So, ayun nga guys. Yun yung takbo ng buhay ko bilang isang OFW. So, hanggang ngayon, ang dito pa rin ako. Nga, sabi ko, mag-anim na taon na ako for Saudi Arabia. So, habang may opportunity tayo, go lang. O, habang kaya pa, habang bata pa. Diba? So, ayun nga. Kailangan mo talaga mag-isip, guys. Kung paano mo siya i-handle. So, ayun nga, guys. Ulitin ko, kailangan nating isipin yung needs at saka wants. Ayan. Kung hindi pa naman siya kailangan, dun muna tayo sa mga needs. Kung nakapag ano na tayo sa needs, nakapagluwag-luwag, pwede na tayo kumuha sa wants. Ayun. So, ayun nga guys, sana na-inspire ko kayo sa aking konting talambuhay. Char. Ayun nga guys, sana na-inspire ko kayo. So, thank you for watching guys. Para sa mga karagdagang video natin, click lang natin yung like, click natin yung subscribe, at click natin yung personal button. So, ayun nga, yung bell. Kring, kring, kring. Yan. Kring, kring, kring. Ayun nga. So, salamat ulit sa panonood, guys. Love ya! Just a touch of your love.